So, good day. Yung video natin ngayon is about photo restoration. So, yung client natin is si Miss Mika. Siya yung kliyente natin, siya to nung bata. Tapos ito naman yung naging final output ng photo restoration. Sabihin ko na lang sa inyo or i-breakdown ko na lang kung paano ko ginawa to. From this, tapos naging ganito yung final output. So, start tayo. Ang ginawa muna natin is, ako pala munang ginawa is, in-enhance ko yung face detail. Kung makikita nyo, ay, yan, enhanced na siya. Then, itong sunod kong step, pagkatapos ko na mag face enhancement or face detail enhancement, ang ginawa kong sunod ay, ito kasing sombrero niya, medyo nahihirapan akong ayusin kung i-manual ko to. So, ang ginawa ko, nag-create ako ng solid color. So, pumula tayo. Makikita nyo yung mga layer ko, sobrang dami tsaka medyo komplikado ng tingnan. So, ang natin ginawa, naglagay tayo ng solid color doon sa ilalim. Then, lagyan natin ng texture. Yung texture, makikita nyo naman dito, yan o. Oh, itong parang medyo guhit-guhit, parang medyo makatotohanan, kumbaga. Then, nilagyan natin siya ng exposure o in-underexpose natin ng konti. Then, lagay tayo ng konting shadow. Tapos, doon sa gilid yung parang highlights. Then, ang ginawa kong sunod yung sa taas, solid color din. Na ito, shinape ko siya tapos nilagyan ko siya ng color na ganito. Tapos nilagyan ko rin siya ng texture. Ito naman, itong ganito, linya rin siya na parang sa sombrero para magkaroon siya ng texture. Nilagyan natin ng isa pang exposure. Then, yan, hanggang naglagay tayo ng konting highlights. So, yun yung ginawa ko sa hat. Yun namang ribbon niya, ganito naman yung ginawa ko. Naglagay ako ng isa pa ring color. Tinrace ko siya bale. Nagyan ko siya isang color na yan. Tapos nilagyan natin ulit ng exposure. Then yung konting shadow. So overall yun lang sa kanyang sombrero. Then sinunda naman natin itong sa damit niya. Kung mapapansin nyo, sobrang damage na niya. So, ang unang ginawa ko, kasi mahirapan akong mamanual ko itong mga part na to, naglagay na lang din ako ng ka-shape ng damit niya na color na ganito. Tapos, naglagay ako ng texture. Kung makikita niyo yung texture, ayan o, meron siyang mga parang fabric kung tingnan para magkaroon lang siya ng konting texture. Then, yung exposure ulit, diniliman ko. Lagyan siya ng konting shadows dun sa mga parte na pwedeng kumulubo. Then, ayun, nilagyan ulit natin sa exposure na medyo maliwanag para mag-pop up yung mga buong kabuuan ng damit. So, yun. Itong huli, nilagyan ko naman siya dito dun sa bandang gilid ng parang shadow. So, yun lang overall dun sa kanyang ditong sa taas niyang yun. Tapos, ito namang sa baba, itong part na to, kasi parang floral siya. Tapos, para ma-edit agad siya, ang ginawa ko naman dito, nilagyan ko siya ng floral na parang sa damit. Ito naman, ginugal ko siya. Tapos, shinape natin dun sa body niya. Then, yung typical na ginagawa ko, color balance para magkatugma lang sila ng kulay noong buong scene dun sa picture. Then, exposure or in-underexpose ko siya ng konti para kunting na naman yung mukha siya. Kumbaga proportional dun sa mismong scene dun sa picture. So, ito naman nangyari dun sa arms. Yung sa arms naman niya, kaysa i-edit ko to, nagawa na lang ako ng, or kumuha na lang ako ng litrato ng kamay ng bata or BC para ilagay dito. So, ito yung nakuha ko. Yan.
inalign ko lang siya sa mismong damit at katawan para magmukhang makatotohanan. Then yun, basic na exposure, tsaka yung mga shadow lang yung ginawa ko. Then sunod naman nun yung ito, tagtagin natin yung base kasi ayun pala, yan yung base. Pag tinagtag yan, makikita nyo yung ginawa ko dito. So doon naman tayo sa step na pagkocolorize. So ganito yung nangyari dito sa colorization or pagkocolor. Ito, ginawa ko muna siyang black and white, then nilagyan natin siya ng kulay. So ito yung kulay niya. Then yung salit. Tapos nun, kung mapapansin nyo, nilagyan ko rin siya ng exposure para naman medyo may shadow siya tsaka medyo makatotohanan ng konti siguro. Then ayun na nga, ito yung overall. Nilagyan din natin siya ng background. Yung background naman sobrang simple lang. Ang ginawa ko, naglagay ako ng isang solid na color na ganito. Nilagyan ko siya ng konting white na parang nag-glow siya ng konti, tapos itim na konti. Tapos yan, yun yung kabuuan. So yan, kung makikita nyo, halos final na siya. Ang ginawa ko, lahat ng adjustment na to, pinagsama-sama ko, tapos ito yung nabuo. Yan. Tapos hanggang sa, pinalish ko pa siya hanggang ito yung maging final result. So yun lang yung workflow ko ng restoration. Medyo matagal siyang i-restore pero gaya na sabi ko lagi, worth it siya pag natapos. Kung makikita nyo ay galing dito sa picture na to. Itong picture na to ay maliit. Galing siya sa scanned document. Tapos pinrint natin ngayon ng A4 size. So ito na yung final product. Makikita nyo, linaw. Malinaw siya. Pero pag dito, malabo, pixelated ba? So parang hindi mo siya makita na lilinaw, di ba? Tapos all of the sudden, naging ganito siya.